Tingnan na lang natin yung ating pag-uusapan ngayon. Well, ito ah, i-ano lang naman natin. Ang tawag dito, breakdown natin yung nangyari nung bakbakan ng Neon and Fanatic, which was yesterday. Yung iba, sa ibang episode sa ibang na yan. Araw na. Ibang episode na yan. Tama, tama. Ang pag-uusapan natin yan. Pero dito muna tayo, Fanatic and Neon Esports. So, ito ah, pwede natin ipapakita muna namin sa inyo yung ating Game 1. Yep. Game 1 yung ipapakita namin sa inyo. Before we break down the yan. Game. Yan. Break down the game, the series, Game 1 muna. Yep. Ayun muna tayo. Okay, so here it is. We're showing it to you right now. So, kita nyo naman. Fanatic. First picking the IO. First picking the IO. And ano bang kasama usually ng IO na support? So, that would be the Elder Titan. Elder Titan, Abaddon, di ba? Ayun lang naman yun. But, the thing here is, yun pong Neon, siguro in-expect nilang post 5 or support yung magiging IO this time. I think binigay talaga nila yung IO dito eh. Tapos sinamon nila na baka pwede nilang malusutan yung IO. Kasi given na Fanatic, Raven with a 100% win rate for IO. Oo nga, 100% nga pa si still win rate. Yun pa rin yung win rate ni Raven ngayon sa kanyang IO. So, I don't know. Maybe Neon Esports with their momentum overwhelmed na baka kaya nila yung IO na baka kaya nila yung IO. Nakita na natin yan before na ginawa ng lahat ng nakalaban ng OG na binibigay nila yung IO, still they can't defeat the IO. So yun yung nangyari lang dito sa Fanatic. Yung Neon nga, nung chinek ko yung draft ng Neon, the thing here is siguro dito ko nasabi na parang in-expect nilang support yan. Given na kita mo pakalangibin na nila dito Enigma, Monkey King. Monkey King isa yung carry na magko-complement sa isang IO. So I think yung Neon Esports ang mindset nila dito since first pick they are expecting. So expected or sa kanila siguro or this is my opinion na parang support ang dating kasi first pick pero siguro nung nakita nila Elder Titan that's the time when they need to you know. Na-ano na nila, conclude na nila. Naamoy na nila. Eh. Naamoy na nila. Oo. You can expect din nila talaga yan kahit papaano. They have to kasi nga 100% sa Raven. But and yun na, third pick for Fanatic would be Phoenix na Phoenix? Magandang pang zone talaga. Tsaka pansin mo dito kasi sinong babasag sa Ursa's Supernova. Ano lang. So maganda rin. And Moon with a Storm. Comfort Storm? Hero niya yan. Isa sa mga hero niya yan ngayong DPC. Ang nagulat lang ako dito talaga would be the Centaur. Centaur. Kasi madalang natin makikita yan eh. Madalang natin makikita yan ng Centaur. Sobrang dalas natin makita ngayon would be offlane na ano Death Prophet, Lycan, Mars, yun yung mga nakikita natin. But with this Centaur na gaya nga sabi ni Casey na point out niya. Ngayon na lang at na-pull off ng Fanatic. At saka maganda rin siguro yung synergy ng Centaur plus sa IO. Kasi yun nangyari dito. No. Mamaya natin ipo-point yun. Yan. So ito yung draft. Last pick Ursa. So Neon Esports, I think they are confident with their last pick kasi Ursa against Centaur. Sa laning. Yung dalawang hero lang yan ah. Masakit talaga ang Ursa. The problem is here, they have the Phoenix. Na sa position 4 na may fire spirits na nahihirapan si Ursang lumapit sa lane. Truly. Or mahihirapan. Yan talaga yung ano, yun yung kontrapelo sa mga hitters the moment. Especially the melee. Ante ka, trench eh. Hirap din talaga. Oo. Kasi minsan, nakakakita tayo ng OD na post 3. Diba? And hindi nga naman makakahit yun with the Arcane Orb with the fire spirits true active. So, ayun, mga kaibigan, nakita na nga natin yung draft. Today, we're going to show you yung ating tawag dito. Highlights. Nung game 1. And here it is. Let's play it now. So, ayan, nabanggit na nga natin yung draft. Yung laning phase kasi dito ng Neon Esports sa early. Well, look at that. Mahirap talaga kalaban ang IO and ET on the lane. And, pero still, for Bloodseeker, maganda pa rin yung lane niya dito nung early. And Japoy as well, maganda rin yung laning phase niya dito. But the problem is, on the bottom lane, dun talaga sila nag-struggle itong Neon Esports. Si Ursa, yung nabigyan talaga ng malala. And that way, kapag ka nga naman talaga maluwag yung nangyayari sa kabilang side lane, yung carry or yung safe lane nila dito, magkakaroon ng space kahit papano. Makakahinga ng maluwag ang isang IO. And pag nakahinga ng maluwag ang isang IO, he can freely get the Aghanims na maaga. Early, as early as possible. Yep. So, this is 9-minute
Mark, and then IO, look at that, kung saan siya nagfa-farm, JB. And itong game number one na to, sobrang play na play talaga si Play Hard at saka si Japoy. Japoy dito. They really want to, okay, imagine nandun na si Japoy. Si Japoy. Hindi diba? Alam niya. Ayun yung smart move doon ni Japoy. Catching a good hook shot for Janwell. Yun nga lang problema. Fnatic, I think alam na nila yung solution for Neon Esports eh. Sa lahat ng highlights na to makikita natin, every time go etong Neon Esports, outnumbered lagi itong Fnatic. I mean na itong Neon Esports outnumbered lagi. Masaros lagi sumasama, ganun din naman itong si Storm. Actually lahat sila, si IO lang hindi masyadong sumasama, JB. Sabagay. Well, apat lang talaga yung pinakakailangan. Si IO, kita mo at the 14 minute mark. Alam niya kailangan niya muna mag-farm and lalaban siya pag nilalapitan lang siya. Mhm. Yun lang din yung napansin ko and IO wala pagka kasi gantong moments, kayang-kaya na ni Ayo mag-ano eh. Kayang-kaya niya na mag-farm. And kita mo, hindi na siya alis dyan. Dyan na siya magpa-farm habang buhay. Dyan na sa triangle. Dyan na siya sa triangle muna mag- Inistakan niya rin yung sarili niya dyan eh. But, you know, Neon Esports, we know their playstyle, JB, na talagang running i-pressure ka hanggat sa makakaya nila. And tinan mo si Play Hard at saka si Japoy. Play na play. Play na play nga eh. Play na play. And dito yung gusto kong i-point out that Japoy is... tawag dito is doing what he can and what he should do. Kasi pagka nga naman di mo pinipressure yung pagpa-farm ng isang ayo, tutuloy-tuloy yan. Oh, but the kaso, problem is sobrang aga kasi nakuha ni Raven yung kanya aga name scepter. Yan, I think this is the time na talagang naramdaman na ng Neon Esports na nagiging effective na yung ayo. Kasi 15 minute mark, nakuha niya na yung aga name scepter niya. Crucial. And Masaros dito, first item, Blade Mail. Ang hirap-hirap niyang patayin. Look at that. Tinry ng Neon Esports patayin si Masaros but still the sustain is too high. And this is the Aghanim's Reveal of Ayo. Aghanim's Reveal yan. 16 minutes pa lang. Gaya sabi mo, 15 minutes na lang nakuha. And with this Aghanim's Reveal, they can do much more. Yep. Kumbaga, alam nila na kaya na nila dito yung Neon. They might attempt some more, some more kills. Diba? And as we can see here, talagang hindi pa sila tumitigil magmula dun sa triangle camp nila. Nandito na sila. Yep. Tuloy-tuloy. Hindi na rin masyadong nag-farm si Japoy that time kasi they want to give the farm onto Ursa. And yun nga, hindi rin kasi Ursa eh, parang Ursa against Centaur, against a Supernova, against a Storm. Ang dali niya makite. Kaya kahit bigyan mo siya ng a lot of space and look at that space, alam ko hindi mamamatay si Masaros dito eh. Si Moon eh, no? Tatakas lang din siya dyan. Yeah. And ito pa. I mean, Moon pala. Ayun din. Gusto ko lang din i-point out that Ursa is a good carry. Pero meron kasing time limit eh. Meron kasing time limit ang isang Ursa. Lalong-lalo na pag hindi niya na-hit yung early game, talagang magsa-struggle siya dyan. And yeah, as we can see here, kaya na sabi mo, easily kited. Kahit ang aga ng BKB dito nitong sinatsa, we gotta commend him. Aga yung BKB niya. Pero, the downside of that is, pag tumagal tong game na to, 21 minutes pa lang tayo, JB. So, pag tumagal yung anong to, muntik na. Ay, muntik na si Natsumi. Alam mo, tuloy-tuloy. Si Natsumi dito. Oh, wala siyang BKB ata dito. Oh, hold on. Hindi, kakagamit lang. Pero, ayan. Kung titignan natin, lalaban lang ng lalaban yung Fnatic. Knowing na ito yung timing ng Ayo. Meron akong Aghanim's, meron akong Domi, so I can fight. Uh-huh. And itong si Ursa, yung BKB niya, para nagagamit niya na lang defensively. Yep. Kasi wala pa nga siyang damage item para makasabay. Diba? Or at least man lang other items. Diba? Bukod dun sa BKB niya. Other core items. And ayo, wala. Easily wala. Escaping. At saka this is when Neon Esports is starting to react kung ano man yung ginagawa dito ng Fnatic. Yeah. And hindi na masyadong, alam mo yun, pag kasi hindi mo na nalalaro yung plano nyo, hindi mo na nalalaro yung Dota nyo, yeah, react na lang kayo ng react sa kalaban. Yan talaga yung ano eh. Meanwhile, for Fnatic, ayan yung gagawin nila, di ba? Kasama na si IO dito, isustain lang niya si Masaros, hindi na mamamatay. How can you kill the Centaur with the IO? Yeah, ang hirap talaga. Kumbaga, movement speed-wise, pag nag-stampede, sasama lang naman si Ayo dun eh. Mm-hmm. Diba? Yun nga yung kagandahan. And siguro yun yung gusto mo i-point out sa akin kanina. Yep. Diba? So, ayan, kita natin slaughter yung nangyayari ngayon. Well, at least yung Neon Esports. Nakakabawi-bawi ng kill kahit pa paano. But, lima lang yung advantage dito ng Fnatic in terms of kill. But the gold is way too much.
Yep. Kumbaga para sa ano, para sa early minute mark, 26 pa lang tayo. 26 wow. minute plus pa lang yung ating napapanood sa. Tama 'yung nangyari diyan. Talagang pag kinabitan na ni Raven si Mazaros, wala hindi na nilang hindi na nila kayang patayin 'yan. And din nga nung nag-start kumuha ng aganim si IOJB, wala na ako masyadong nakitang na ipanalo ng Neon Esports na clash talaga na na team fight. Good point kasi from 15 minute mark nga naman, yung 10 parang yan na yung kill nila eh. Mm-hmm. Parang yan na yung kills dito ng Neon kanina. But ayun oh, titingnan nga natin. Tuloy-tuloy talaga yung Fnatic. No more team fight na panalo dito yung Neon Esports. From that point on. Tumatagal na lang talaga yung game na to because of mahirap pa sing bumasag yung Fnatic dito. Mm. Si Mazaros lang yung pwedeng mag-hit ng Torre. Well, ayaw pwede naman. Pero yun nga. Mahirap. Objective wise, medyo mabagal din kasi yung Fnatic dito eh. Almost all of the team fight. Talagang nakukuha ng Fnatic eh. Masyado ito yung team fight na hiwa-hiwalay na yung Neon Esports. Mm. They can't do anything about the IO. They can't do anything. Japoy can't do anything. Relocatean pa. Yeah. Diba, yung global presence. Kumbaga, hindi lang plus 1, plus 2 talaga. Kasi core na yung core yung IO dito eh. Mm-hmm. Pagka pumalag, talagang mahihirapan kayo. And alam ko ito yung time na pa-heart na sila parehas. So, paano mapapatayin yung may dalawang heart? Tsaka, tingnan mo yung lineup ng cheat Fnatic. Four strength, one int. Kundi ko pa naman Barako, no? Barako lineup. Barako lineup. Tsaka wala silang mapaburst dyan. Actually, si Elder Titan yung closest. But, ano siya eh? Taga ano lang siya sa likod. Lalo siya pa kayo lang yan. Gaganda ng mga stunts niya dito. Mabitaw niya lang stomp tsaka yung Earth Splitter. I'm good. Mm-hmm. Oh. Presensya niya is yes, maganda kung nandun lang din naman. But kung siya yung i-burst mo, bibigyan mo siya ng mga skills na kailangan mo din i-provide dun sa ibang heroes. Yep. For to take them down. Pero kung yun nga, kung nagamit mo na dun sa Elder Titan, ano pang ibibigay mo sa iba na sobrang do not? Ayun, natin ba? Yeah. Tingnan mo, di ba? Wala na, hindi na kaya ng need. Ito na yung time na alam na natin na patungo na talaga to sa game number 1 for Fnatic.